So, what is up sa inyo mga kaibigan? So, dito naman tayo. Again, for another YouTube video. So, pasensya na sa inyo. Medyo nagkaroon ng delay. Sobrang laking delay. Na umabot tayo ng 3 buwan bago na pag-upload ulit. Sa kadahilan ng tayo ay pinagre-report na sa trabaho ulit. Simula nung nagkaroon ako ng pasok, medyo naging busy. Kaya hindi na nasundan yung huli kong video. Ano? So, again, so welcome sa inyo, sa mga bago pa lamang dyan. Welcome sa aking YouTube channel, sa mga matagal na, alaga ka otids, no? So, yun yung bago nating punchline, no? Alaga ka otids. So, start na tayo. By the way, sa mga bago pa lamang dyan sa aking YouTube channel, so please like and subscribe sa aking channel. For today's vlog, pag-uusapan natin ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 tips para sa pagpili ng motor na para sa inyo. Dito sa vlog na to, bago ka magpunta sa branch, alam mo na sa sarili mo kung ano yung motor na pinipili mo. No, start na tayo. Number 1, type of MC or motorcycle. So, ano nga ba yung kursunada mong sakyan dito sa atin, no? So, itong video na ito, halos para sa baguhan lamang, no? So, kung ikaw ay matagal nang nagmomotor, pero pa rin namang criteria na para sa'yo, para matulungan kita doon sa upgrade mo. Pero itong video na ito, para sa mga, ano talaga, ano, sa mga magsisimula pa lang magmotor, o nagbabalak pa lamang magmotor, okay? So, meron tayong tatlong type ng motor. So, number 1 dyan, yung automatic or scooter type. Number 2 naman, yung semi-automatic. At number 3, yung clutch. So, yun yung manual kung tawagin. So, automatic, explain natin ano. Automatic, ito yung mga motor na silinyador at brake lang para mapaandar yung motor. Ano? So, napakadali. Ito yung pinakamadali talaga matutunan sa lahat ng motor na gusto mo. So, number 2, ito yung semi-automatic. Ito madali din naman to. Problema lang, medyo magkakaroon ng pagbabago doon sa brake mo. Yung brake kasi nitong semi-automatic yung isa ay nasa paan. Tsaka yung acceleration mo. Yung acceleration mo ay magkakaroon ng diferensya doon sa pagbabago doon sa nakasanayan mo kung ikaw ay nag-automatic, no? Nag-scooter. So, meron tayong tinatawag na primera, segunda. So, ayun yung mga gear na dapat mong laruin, no? Timplahin kapag ka umaandar ka, no? So, medyo komplikado ng konti, pero pagka actual, madali mo matututunan. So, number 3, clutch type. So, ito yung mga clutch type. Ito yung mga motor. Usually, nakikita natin ito sa mga tricycle. Yan, ito yung mga motor na medyo mas komplikado palalo dun sa ating semi-automatic, no? Ang clutch type, papaliwanag ko lang sa inyo ng mabilisan. Clutch type is medyo mahirap pag-aralan lalo na sa bago. So, yung kung nagbabalak kang mag-clutch type, dapat ngayon pa lang, alam mo na dapat mag-enroll ka sa Learn to Ride Safely namin. Ano? Meron kaming program para sa mga ganyan gusto matutong mag-clutch type. No? Yung number 3 na yun, ayun yung ano natin, ayun yung pinakamahirap na pag-aralang motor. Ako, ayun, masasabi ko, miski ako, marunong ako ng clutch, pero hindi pa ganun kagaling. Ano? Number 2, sa ating tips na ibibigay ngayon, number 2 ay budget. So, budget. Budget, dapat ay may nakalaan kang pera para dun sa mismong motor na gusto mo. For example, gusto mo mag-scooter as baguhan pa lang. Usually, ang scooter natin ay nagkakaroon ng price range na 70,000 to 80,000 and up. Depende dun sa motor na mapipili mo. Kasi meron tayong mga scooter type na talagang mamahalin. Yan, example na natin. Nmax, 100 plus yan. 134,500 pesos to be exact. So, dapat, yung pera na, yung budget na nakalaan sa motor na gusto mo, dapat sakto dun sa talagang pinaglaanan mo lang. Hindi porket may pera ka na 130,000, 140,000, gusto ko Nmax. Mahirap ang mauubos yung pera mo. Dapat sakto lang. Dapat meron ka pang pang-emergency. Hindi yung pera mo ganito, all in, bibiling ko yung gusto kong motor na yan. Para hindi tayo mahirapan din. Siyempre, kahit na investment ito, mas mahirap naman kung magkaroon ng emergency. Tapos yung in-invest mo, may ibibenta mo agad dahil nga nagkaroon ka ng problema. No? So, dapat meron tayo nakalaan ng pang-emergency. No? Number 2 na price range is semi-automatic. Price range ito is from 50K to 70K. Ito yung mga sample na natin yan. Honda Wave, Yamaha Sight, and yung mga talagang mga unit na talagang sumikat
itong nagdaang taon. So number 3, yung clutch. Sa clutch type, meron kasi tayong dalawang klase. Ano? Ang clutch type, pwedeng underbone or pwedeng business type. Okay? So si underbone, paliwanag na rin natin sa inyo. Si underbone, ito yung mga motor na halos pinangkakarera na dahil sa taas ng displacement nila. Sabi na natin yung Raider. Tapos meron din tayong Sniper. Meron din tayong RS-150. Yung mga usually na motor na talagang pang forma kung forma. Underbone kung tawagin ano. Meron din naman yung business type. So sabi nga kanina, yung business type, pwedeng yung pan-tricycle. Usually dyan yung mga TMX, Barako, yan, CT110, YTX, yung mga unit na pwede nating ikabit. So kung isa ka sa mga talagang mag-i-invest dun sa motor o gagamitin mong pang-business, pwede mo siyang isama dun sa listahan mo, no? Yung mga business type na declutch, ano? Number 3, design and comfortability. Ito yung part ng tip ko na ikaw mismo sa sarili mo ang mamimili ng bagay sa'yo. Papasok yung salita na may kanya-kanya tayong taste, no? Taste mo ang magdadala dun sa motor na gusto mo. So, meron na tayong type ng motor na napili. Tapos, yung budget range, nandun na rin, pasok na rin yung motor na nasa isip mo. Number 3, dito na rin mag-decide kung ano yung motor na bagay sa'yo. No? Meron kasi tayong mga tinatawag na mga vintage style na motor. Meron din tayong mga formal na style na motor. Yan, pangaraniwan, mga Mio. So, ikaw na mamimili niyan kung ano yung bagay sa'yo. So, sakali rin na hindi mo pa alam kung ano yung mga motor na yun, bibigyan kita ng picture. So, ito yung Honda Beat. So, meron din dito sa kabila, Honda Click naman ito. O, yan ang mga leading na scooter ng Honda, ano. So, mili yung sa dalawang yan. So, number 2, yung Yamaha. Ito naman, yung Yamaha na Mio Soul. Mio Soul, sa kabila naman, MIUI. Okay? Dapat, mapagpilihan mo na kung alin sa mga yan. Yan yung mga pangkaraniwang motor na binibenta namin. No, meron din tayo dito, Suzuki. Ito pala, oh. Suzuki Sports. Simula pa lang ng mga Mio, ito yung lumaban sa Mio, ano. So, halos magkakapantay in terms ng comfortability and design. Magbabase ka dyan sa sexy nung pagka-sexy ng motor. So, test niya kung anong mapipili nyo kung alin sa mga yan ang gusto nyo, no? Number 5 and final tip para sa inyo is reviews and feedbacks. Paano mo malalaman kung maganda ba yung reviews and feedbacks ng motor na napili mo, no? Pasok na tayo dun sa apat na criteria. Pinakauli mong gagawin bago ka pumunta ng branch is pumunta ka sa mga Facebook page at magtanong kung ano ba yung nagiging problema o ano ba yung advantage yung motor na napili mo, ano. For example, sa akin lang, hindi naman sa inyo lahat, ano. Example, ako, gusto ko ng Mio Soul. O yan, Mio Soul. Actually, ganyan din yung motor ko, Mio Soul. Sasali muna ako ngayon sa mga Facebook page. Like, etong page na to. Yan, nakikita nyo sa screen. Pwede nyo sumali dyan at magtanong sa mga dati ng owner or may-ari na existing na motor kung ano ba yung pinaka nagiging issue niya, kailan lumalabas yung issue na yun, at ano yung magandang solusyon doon sa issue na yun. Ano rin, syempre yung advantage niya doon sa isang pang pinagpipili ang motor o doon sa kabila pang pinagpipili ang motor. So, yan, masasagot din yan sa page na yan. Pero kung gusto mo ng legit na pagkukumpara, pwede kang pumunta sa aming page dito sa Motor Trade Tontoto Cluster. So, pwede kang magtanong kung ano bang pinagkaiba niya kay MIUI, pinagkaiba niya kay Honda Click, pinagkaiba niya kay Suzuki SkyDrive. Diyan namin masasagot yung kung ano man yung gusto mong itanong sa amin, ano. This is it, guys. 5 tips. Bago ka pumunta ng branch, dapat may alam ka sa pagpili ng motor, ano. Kung natuwa kayo sa aking video, so give me some like. Share nyo na rin sa inyong kaibigan sa mga gusto pa lang matuto mag-motor or nagbabalak kung anong motor, ano. So, that is it, guys. Maraming salamat sa panonood. Sana tuloy-tuloy lang ang inyong panonood sa aking channel. Alvin out. Peace.